Happy Lord's Day, everyone. Welcome to our online worship celebration. Sa araw pong ito, we are glad to be with you as we worship the Lord together. Sabi po sa Psalm 147, verse 1, "Praise the Lord, for it is good to sing praises to our God. For it is pleasant and praise is beautiful." So today, let us boldly proclaim the name of the Lord in our lives. Walang kaba, walang takot tayong sasamba at magpupuri sa Panginoon sa araw na ito. Sige po, let us come and worship the Lord together as one. Thank you.
let us continue to worship the Lord in this place. Sabi po sa Psalm 27 verse 4, "One thing I have desired of the Lord, that I will seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord and to inquire in His temple." Napakaganda po na si Haring David, meron siyang one thing. And I pray na as you worship God today, meron ka pong nag-iisang bagay na hinihiling at inaasam. And that is to behold the beauty of the Lord and to dwell in His house forever. Kaya sige po, let us fix our eyes on Him. Let us ask the Lord, na Lord, gusto kong tumira sa banal mong tahanan. Gusto kong manatili sa presensya mo as I worship you. Tayo po'y sumamba sa ating Diyos. Sa tahanan mo, ikaw ay sambahin.
ang magkapiling kay laging inasa. O kay sarap sa piling mo. Dumako po tayo sa ating communion. 1 Corinthians chapter 11 verses 23 to 26 said, "For I received from the Lord that which I also delivered to you, that the Lord Jesus, on the same night in which he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, 'Take, eat, this is my body which is broken for you. Do this in remembrance of me.' In the same manner, he also took the cup after supper, saying, 'This cup is the new covenant in my blood. This do as often as you drink it in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death till he comes.'" Let us pray. Thank you, Lord, for your unconditional love, Lord Jesus. You died on the cross to redeem us from our sins. When we were still sinners, you died for us. Mamahalin at paglilingkuran ka po namin habang kami ay nabubuhay. Amen. Kainin po natin ang tinapay at inumin ang saro. Dumako naman po tayo sa ating pagbibigay. Sabi po sa Mark 12:16-17, sabi po sa Tagalog, "At siya nga ay binigyan nila ng salaping pilak. Kaninong larawan at pangalan ang nakatatak dito?" Tanong ni Jesus sa kanila. "Sa emperador po," tugon naman nila. Sinabi ni Jesus, "Ibigay ninyo sa emperador ang para sa emperador at sa Diyos ang para sa Diyos." At sila'y labis na namangha sa kanyang sagot. Ano ba ang hinihingi ng Diyos sa atin? Ikapo at handog. Bakit tinuturo ng Diyos ang pagbibigay? Mahirap ba ang Diyos kaya kailangan nating magbigay sa Kanya ng ikapo at handog? Hindi po. Napakayaman ng Diyos. Sa katunayan, sa Kanya po galing ang lahat ng meron tayo ngayon. Hindi pera ang pinag-uusapan patungkol sa pagbibigay, kundi puso po. Hindi tumitingin ang Panginoon sa kung gaano kalaki o kung gaano kaliit ang iyong binibigay sa Kanya. Basta nasa tamang sukat, yun po ang sinasabi ng Kanyang salita. Tumitingin ang Panginoon sa iyong puso kung susunod ka o hindi. At lalo kang pagpapalain ng Diyos kung sumusunod ka.
Kaya tayo ay magbigay sa Diyos ng para sa Kanya at siguradong pararamihin palalo ng Diyos ang kung ano ang meron tayo ngayon. Pwede po natin ibigay ang ating tithes and offering sa mga account na makikita po ninyo sa inyong mga screen. Tayo po ay magbigay ng masaya at siguradong tatanggap tayo ng mas masaya. Happy Lord's Day po sa inyo pong lahat. Sana po kayo po ay masaya at nasa maayos na kalagayan sa buhay. Ako po ay natutuwa na makasama ko po kayo sa ating online worship celebration tuwing Linggo. At sana po kayo po ay napagpapala ng gawaing ito. Hindi ko man po kayo nakakasama sa ating face-to-face gathering, but through this online ministry, it enables me to connect with you and serve you kahit saan man po kayo naroon. Ngayong araw na ito, ako po ay nais magbasa po ng mga salita ng Panginoon in Luke chapter 15, verse 11 to 20. Let me read it to you in Tagalog version. Itong sabi ng Biblia. Sinabi pa ni Jesus, may isang tao na may dalawang anak na lalaki. Sinabi sa kanya ng bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko. At hinati nga ng ama ang kanyang ari-arian. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang kanyang kaparte at nagpunta siya sa malayong lupain. Nilustay niya roon sa pamamagitan ng mga bisyo ang lahat niyang kayamanan. Nang maubos na ito, nagkaroon ng matinding tagutom sa lupaing iyon. Kaya siya'y nagsimulang maghirap. Namasukan siya sa isang tagaroon at siya'y pinagtrabaho nito sa isang babuyan. Sa tindi ng kanyang gutom at dahil sa wala namang nagbibigay sa kanya ng pagkain, halos kainin na niya ang mga bungang kahoy na kinakain ng mga baboy. Ngunit napag-isip-isip niya ang kanyang ginawa at nasabi niya sa sarili, labis-labis ang pagkain ng mga alila ng aking ama, samantalang ako'y namamatay dito sa gutom. Babalik ako sa aking ama at sasabihin ko sa kanya, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ibilang na lamang ninyo ako bilang isa sa inyong mga alipin. At siya'y nagpasyang umuwi sa kanila. Malayo pa inatanaw na siya ng kanyang ama at dahil sa matinding awa ay patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinaggan. Puri ng Panginoon sa mga salitang ating binasa. You know, life is not perfect. We commit mistakes. Hindi po perpekto ang buhay. Nagkakamali din po tayo. Nagkakasala. The story of the prodigal son is everybody's story. Ang talinghaga tungkol sa alibugang anak ay kwento ng buhay mo at kwento ng buhay ko. Kwento nating lahat. Lahat tayo sumasablay. Lahat tayo kinakapos. Lahat tayo nagkakamali. Minsan nami-miss natin ang target. Nakakapag-commit tayo ng mga mistakes sa buhay natin. The prodigal son is a story of a young man who seemed to have it all. Maganda na sana ang buhay niya. Halos nasa kanya na ang lahat ng inaasam-asam na maayos na buhay. He has a father who loved him. He has a roof over his head. And he has everything he might need in this life to have and to live a stable life. Mahal siya ng tatay niya. Maganda ang tirahan niya, maginhawa ang kabuhayan niya. Kaya lang hindi siya nakontento. There came a time that this young man grew tired of the life he was living. Napagod siya. Na-bored, seeing the same faces and doing the same things every day. And he decided it is time to explore. Give me my share. He asked his father of his share of the inheritance and he set out in search of his purpose. Hiningi niya ang mana niya sa tatay niya. Akin na po ang mana ko, tay. He left home. He started down an unknown path and he went away to a very distant land. Umalis siya ng bahay at nagpakalayo-layo sa ama. Although the gardens there were full of roses,
Yan ang ipapakita ng mundo sa iyo. A garden full of roses. Ang ganda sa paningin, ang sarap tignan, ang sarap sa pakiramdam. Kaaya-aya, kahali-halina ang ipapakita ng mundo sa iyo. But behind its wall, only lay only misery. But behind its wall, lay only misery, sickness, and pain. Sa likod ng saya na dulot ng mundo ay kapighatian, kasawian, kalungkutan, at pagdurusa. There are three illusions that mislead many people. Merong mga tatlong mapandayang pinakikita ang sanlibutan. In 1 John chapter 2 verse 15 to 17, sabi ng Bible, "Do not love the world, neither the things that are in the world. If any man loves the world, the love of the Father is not in him. For everything in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life, comes not from the Father, but from the world. The world and its desires will pass away, but whoever does the will of God will live forever." Meron pong tatlong binabanggit doon. The lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. Pita ng laman, pita ng mata, at mga karangyaan sa buhay. Ang tatlong ito ay disyerto sa inyong paraiso. Desert disguised as oasis. They present a false reality, advertising the pleasures of the world as something that can satisfy us in life. Alam mo kapatid, masyadong mapandaya at mapangakit, mapanlilang ang mga inaalok ng mundo. However, in the end, they result in unfulfilled life without hope and dreams. Dudurugin ka, sasaktan ka, at wawasakin ka ng mapandayang sanlibutan. Ang lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life, ito ang trademark ng mundo, and they don't come from the Father. Paraiso kung tingnan, yung pala ay isang maduming lubluban. The prodigal son made a bad decision. He moved away to a distant land. Siya'y nagpakalayo-layo sa kanyang ama. He wasted all his possessions by living frivolously. Nagpakasasa, nagpakawala, nagbabad ng todo sa lusak ng kasalanan. He squandered everything, a total waste of life. Nilustay niyang lahat ang kanyang kayamanan sa kalayawan at sa kamunduhan. Madami siyang kasamang nakisawsaw at nakilublob sa kanya sa kasalanan. But later, he found himself in a place of total abandonment and desperation. Isang araw, natagpuan niya ang kanyang sarili na nag-iisa na lang at hirap na sa buhay. Wala na ang kanyang mga nakasama. Wala na rin siyang makain. Naubos ng lahat ang kanyang kayamanan. He ended up with the pigs, feeding the pigs. Namasuko na lang siya bilang taga-pangalaga ng mga baboy. At kung anong pagkain ng baboy, yun na rin ang kanyang kinakain para lang siya ay makasurvive. Sapagkat wala nang nagbibigay sa kanya ng makakain. On his dismal moment of his life, he started to compare his life in his father's house and the life far away from home, feeding pigs and starving to death. Sa kanyang pag-iisa, napagtanto niya, nakumpara niya ang kanyang buhay sa bahay ng kanyang ama at sa sitwasyong kanyang kinasasadlakan, isang sitwasyong kawawa at nasa lusak ng kasalanan. Learning from our mistakes,
Ito po ang topic na nais ko pong ibahagi sa inyo po ngayon. Learning from our mistakes. Life's greatest lessons are usually learned at the worst times and from the worst mistakes. Sa mga matitinding dagok ng buhay at sa mga matitinding pagkakamaling ginawa natin, doon tayo natututo ng mga mahalagang aral sa buhay. Ano ba yung worst times mo, kapatid? At ano ba yung worst mistakes na nagawa mo? Alam ko lahat tayo may mga worst times and worst mistakes na nagawa sa buhay. Walang exempted. Lahat tayo nagkukulang, kinakapos, lahat tayo nagkakamali. Mayroong mga malalaking bagay na itinuturo sa atin ang mga pagkakamaling nagawa natin sa buhay. Sabi nga, ang peklat ay may dalawang kwento. Kwento ng sugat at kwento ng pagkatuto. Masakit man ang masugatan, pero meron kang dapat matutunan. Bakit ko ba nagawa ito? Ang tanga-tanga ko. May realization. You have come into the right senses like the prodigal. Sobrang nagsisi ang alibugang anak. Bakit ba nangyari sa akin ito? Bakit ko ba nagawa ito? Bakit naging ganito ang buhay ko? Somehow, sa buhay po natin, nagkakaroon tayo ng mga realizations sa mga mistakes, mga stupid things na nagawa natin sa buhay nito. But mistakes have the power to turn you into something better than you were before. Do not waste your pain. Huwag mong sayangin yung sakit. Huwag mong sayangin yung kalungkutang naranasan mo sa mga pagkakamali na nagawa mo. Dapat matuto tayo. Matuto ka. Ang mistake mo, ang sablay mo, ang mga lapses mo, mga pagkakasala at pagkukulang mo, ang magturo sa iyo na aayusin mo na ang buhay mo at hindi ka na magiging estupido. Be a better person now. Use your pain for your gain. Do not waste your pain. Huwag mong sayangin yung pain na naranasan mo. Panahon na upang tayo matuto, tayo magbago, at pagbutihin muli ang laban ng buhay mo. Sabi na aklat ng Kawikaan, the righteous may fall 7 times, but he rises again. 7 beses mang bumagsak ang mga matutuwid, pero bumabangon pa din. It is not how we make mistakes, but how we correct them that defines us. Hindi issue dito kung anong kasalanan mo na ginawa mo. Ang issue dito ay kung paano mo itinama, paano mo itinuwid ang sarili mo. Yun ang magpapakilala sa iyo kung sino ka, kung anong klaseng tao ka. Mas makikilala ka kung sino ka, kung paano mo itinuwid ang buhay mo. Oo, maaring bumagsak ka, pero bumangon ka pa din. Ang big deal ay hindi yung ginawa mong mali. Ang big deal ay yung ginawa mo, yung desisyong ginawa mo, kagaya ng alibughang anak. Anong kanyang desisyon? Sabi niya, I am going back to my father. Babalik ako sa bahay ng aking ama. Babalik na ako sa tatay ko. Itatama ko na ang buhay ko. Maglilingkod na muli ako. I am going back to God again. On the surface, some mistakes might seem like the end of the world. However, below the surface, they present you with the perfect opportunity to learn, to grow, and to improve yourself. Minsan mga kapatid, ang akala natin, katapusan na ng mundo, ang lahat. Pero yung pain, yung mga sakit na pinagdadaanan mo dahil sa mga pagkukulang mo, mga mistakes mo, yun ay oportunidad sa iyo para lalo kang matuto, lalo kang lumago, lalo kang mag-grow, at lalo kang maging isang mabuting tao. Hindi pa katapusan ng mundo sa iyo. No matter what mistakes you have made, it is never too late to start again. Kahit gaano mang kagrabe katindi ng sablay na ating ginawa, kapatid, hindi pa huli ang lahat. Hindi pa huli ang lahat upang mag-umpisa tayo muli.
we have the opportunity to return to God, to return to God's loving arm. But doing so is a personal decision. Merong sapat-sapat na biyaya ang Diyos Ama na ibinibigay sa atin upang tayo mag-umpisang muli, maglingkod muli sa Kanya, itama muli ang ating buhay, at maluwalhati ang ating Panginoong Diyos. Sana po kayo po'y napagpala ng mga salitang ito para po sa ating lahat, sa ating paglilingkod sa Panginoon sa araw na ito. Purihin ang Panginoon, itaas po natin ang ating mga kamay, at ako po'y nais magdeklara. Ang pagpapala at pag-iingat ng Panginoon ay sumaating lahat. Ang mapayapang isipan, matiwasay na kalooban, masayang buhay, malakas na pangangatawan, at ang pagpapalang umaapaw ay dumaloy sa iyo at sa iyong sambayan. Pakaingatan ka ng Panginoon sa isang buong linggong darating. Tanggapin natin lahat ito sa pangalan ng Ama ng Anak at ng Espiritu Santo. Lahat ay magsabi ng Amen. Pagpalain tayo ng Panginoon. God bless you.